ang Alamat ng Lamok mula sa mga kwento ni Lola Basyang. Nung unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. Mataba ang lupang taniman dito, masasaya ang mga tao. Ngunit marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kahit saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, nahintakutan ang lahat sa biglang pagkawala ng ilang mga tao. Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Padalas ng padalas ang mga nawawala, kaya't lumapit ang taong bayan sa kanilang makisig na hari upang humingi ng tulong. Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan, sabi ng hari. Kahit ubuhin sila sa nakasusulasok ng mga basura, araw at gabing nagbantay ang mga taong bayan at mga kawal. Hanggang sa makita nila ang paglitaw ng higanting si Amok sa may paanan ng bundok. Kinuha nito ang isang magsasaka at agad na nilulun. Wala nang sasarap pa sa maruruming tao. Dighay ng higante. Wala tayong laban sa higante, panlulumo ng isang binatang nangungutib ang kamiseta. Mabuti sigurong umalis na lamang tayo sa tungaw, mungkahi ng mga matatandang kutuhin. Iwanan kaya nila ang kanilang maruming bayan? Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Dapat natin itong ipagtanggol, mahigpit na sabi ng hari. Nasasarapan ang higanteng amok sa ating karumihan. Kailangan nating maglinis, utos ng hari. Nagwalis ang kababaihan, naligo ang mga bata, naglaba ang kalalakihan. Saka silang naghandang muli upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Nang muling lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit parang walang puso ang higante. Hindi ito nasasaktan. Nilulun ng higante ang ibang kawal at dinakip ng buhay ang ilang taong bayan. Wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya't hindi siya mapatay, paalala ng isang matanda. Nasaan kaya? Tanong ng hari. Walang sino mang nakakaalam, sagot ng matanda. Nag-isip ng paraan ng hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang kaaway. Nang minsang mabusog ang higante, nagkunwaring nahimatay ang hari. Napasama siya sa mga dinakip ng buhay. Dinala sila nito sa kuweba. Isang batang higante ang sumalubong kay higanteng amok. Narito ang pagkain mo. Matuto kang magtipid. Marunong nang maglinis at magtago ang mga taong marurumi. Saka muling umalis ang higante. Biglang bumangon ang hari, sabay hugod sa espada. Natakot ang batang higante. Hindi ko na po kayo kakainin. Huwag ninyo ako patayin. Pagmamakaawa nito sa hari. Nasaan ang puso ng iyong ama? Sigaw ng hari. Hindi mo dapat malaman. Iyak ng batang higante. Kung gayon, ay papatayin kita. Matapang na sabi ng hari. Nasa ilong ang puso ng aking ama, kaya't nasasarapan siya sa inyong kabahuan at karumihan, nangangatog na sagot ng batang higante. Itinali ng hari ang batang higante at pinakawala ng mga taong nakakulong sa kuweba. Hinanap ng makisig na hari ang higanting amok. Naabutan niya ito sa bayan. Umakyat sa puno ang hari at tinaga sa ilong ang higante. Namilipit sa sakit ang kaaway. Kinuha ng taong bayan ang batang higante sa kuweba at itinali kasama ng amang higante.
Sinunog sila sa gitna ng tambak na basura. Hindi ninyo kami mapapatay. Hanggat marumi ang inyong paligid, babalik kami at sisipsipin ang inyong dugo. Sigaw ng higanting amok bago siya matupok ng apoy. Itinapon ng taong bayan ang abo ng mag-amang higante sa maruming ilog. Tumahimik na muli ang bayan ng tungaw. Ngunit, nagulat ang lahat sapagkat mula sa maruming ilog ay may maliliit na insektong lumulusob sa bayan tuwing gabi. Naninipsip sila ng dugo ng mga tao. Naalala ng mga matatanda ang sabi ng higanting amok bago masunog kasama ng anak. Nilinis ng mga taga-tungaw ang kanilang maruming ilog. Dumalang ang maliliit na insektong naninipsip ng dugo. Kinalaunan, tinawag na lamok ng taong bayan ang mga insekto upang maalala nila ang malupit na higanting naging daan upang luminis ang kanilang bayan.